Magandang umaga po mga kapatid at mga kaibigan. Ngayong umaga, ang ating pong devotional text ay matatagpuan sa Book of Psalms and I will be reading to you chapter 33 verses 13 hanggang 22. At ganito po ang pagkakasabi sa verse 13. The Lord looketh from heaven, He beholdeth all the sons of men. From the place of His habitation, He looketh upon all the inhabitants of the earth. He fashioneth their hearts alike. He considereth all their works. There is no king save by the multitude of an host. A mighty man is not delivered by much strength. An horse is a vain thing for safety, neither shall he deliver any by his great strength. Behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, upon them that hope in His mercy, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. Our soul waiteth for the Lord, He is our help and our shield. For our hearts shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Let Thy mercy, O Lord, be upon us, according as we hope in Thee. Confidence in the Way. Yan po ang pamagat ng topic natin ngayong umaga. Ang pag-aantay sa Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, ay ini-stretch po nito ang ating pagtitiwala sa Kanya. Especially sa panahon na kung saan ay tayo ay nagmamadali ng kanyang intervention sa or guidance niya sa ating mga sitwasyon, sa ating earthly perspective, mga kapatid, and sa pamamagitan ng ating limitadong kaalaman, ay para bagang ang Panginoon sa panahon ng kailangan natin sa ay it seems He doesn't care, kasi hindi nga niya natutupunan as per your own time ang pangangailangan mo. Pero mga kapatid, ito po ay malayo sa katotohanan. Ang Panginoon, ginagamit niya ang time of waiting para ma-strengthen tayo sa ating pagtitiwala sa Kanya. He is reminding us, in-remind niya sa atin mga kapatid, na maalala natin ang kanyang karakter, ang kanyang kakayahan na tumulong sa atin, mag-build sa atin ng confidence sa Ama. Iyon po ang gusto ng Panginoon. Kaya habang tayo ay nag-aantay sa Panginoon, alalahanin po natin ang ilang mga bagay. Una, ang Panginoon ay alam po niya, He has full knowledge ng bawat na detalye ng iyong circumstances. Alam po yan ang Panginoon. At pangalawa, mayroon po siyang kumpletong pangunawa sa mga motibo at mga intensyon ng bawat isa na involved sa sayong sitwasyon. At pangatlo, ang Panginoon ang mayroong kapangyarihan. Ang kanyang kapangyarihan ay mas higit kaysa kakayahan mo na mag-solve ng sarili mong problema. Even yung mga tao na sa palibot mo na pwede mong asahan na tutulong sa iyo mag-solve ng iyong problema ay hindi kailanman nila kaya lampasan o ma-derail ang plano ng Panginoon sa buhay mo. Alam po yan ang Panginoon, mas makapangyarihan siya sa lahat ng efforts mo na masolve ang iyong problema. At ang pang-apat, ang kanyang mata ay palaging nasa atin, nakatingin sa atin habang tayo ay nag-aantay. Na kumbaga, nag-aabang siya sa atin kung paano tayo mag-respond sa kanya sa pag-aantay natin. At siya ay palaging nandyan para sa ating sa tulong sa atin, sa ating protection. Nandiyan palagi ang Panginoon. At ang panglima,
ay, mga kapatid, ang Panginoon, ang kanyang loving kindness, ano, continually rest on us. Akala mo lang na hindi ka minamahal ng Panginoon sa panahon na nag-aantay ka at hindi dumarating ang inaantayan mo as per your own time. Pero ang Panginoon kailanman, hindi po siya nagbago ng pagtingin sa atin, ng pagmamahal sa atin. Palagi siyang nagpapadama sa atin ng kanyang pagmamahal. Sometimes kasi ini-ignore lang natin at ang kanyang presensya at ang gusto natin, yung gusto natin ang masusunod. No? So, mga kapatid, ay alalahanin po natin ito, mga kapatid. Pag tayo ay nasa panahon na parang na-overcome tayo ng sense of urgency sa ating mga sitwasyon or sense of uncertainty, alalahanin po natin, mga kapatid, ang Panginoon ay ang kanyang karakter ay maaasahan natin, katulad ng pinangako niya, ay gagawin niya para sa iyo. Kahit pa nga minsan hindi ito magwo-work, katulad ng kung paano mo dinesire, pero it will be according to His perfect wisdom para sa iyong kabutihan ang kanyang gagawin para sa iyo. At sa ganitong paraan, mga kapatid, makakapag-rejoice tayo. Makakaroon tayo ng galak dahil even sa mga uncertainty, alam natin meron tayong maasahan. We become confident na ang Panginoon ay sa ating pag-aantay, palagi siya may kasagutan. Maraming salamat po at iyan ang mensahe ng Panginoon sa magang ito. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong pagpapaalala sa amin na habang kami Panginoon ay minsan nawawala ng patience sa pag-aantay. But Lord, you reminded us again na dapat para Panginoon magkaroon kami ng confidence sa pag-aantay sa iyong Panginoon. Salamat po Lord sa iyong kabutihan at sa iyong pagmamahal sa amin. Dalain ko rin po Panginoon na nawa kung meron man po ngayon po sa panahong ito Panginoon ng mga anak mo na nasa gitna ng mga struggle, Panginoon, dalain ko po, Panginoon, na katagpuan po niyo sila, Panginoon, upang malubos ang kagalakan ng bawat isa sa iyo. Ganun din po, Panginoon, dalain ko rin po sa pagkakataong ito, ang aming bayan, Panginoon, na nawa ay maligtas na po kami, Panginoon, ma-overcome na namin ang pandemic na ito, Panginoon, at pangunahan niyo nawa, Panginoon, ang aming mga lingkod bayan, magmula sa pinakamataas na posisyon sa aming presidente, Panginoon, hanggang sa barangay level, Panginoon. Dalain ko po na magkaisa kami upang mapaglabanan ang COVID na ito, Panginoon. Maraming maraming salamat po at lahat ng ito aking sa dalangin, sa matalis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po and maganda umaga sa inyo lahat. God bless us all.